Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang ating misang ito'y ating iniaalay sa ating Ama sa ating pagpapasalamat sa Kanya sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na Kanyang ipinagkakaloob sa atin. Gayun din ang ating mga kahilingan para sa ating pagdalaw sa pambansang dambanang ito ni Santo Padre Pio at intensyon din para sa kagalingan ng lahat ng mga may sakit. At upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang mga pagkukulang at mga pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, lalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pagdingap ay hindi nagkukulang sa iyong pagsubaybay sa tanan. Iniluluhog naming iyong pawiin ang tanang makapipinsala sa amin at iyunawang panatilihin ang pakikinabangan naming walang mahaliw. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Noong mga araw na iyon, pagkatapos nilang pumasok sa Media, sinabi ni Rafael sa kasama, kapatid na Tobias, ano iyon, tugon naman ito. Patuloy na nagsalita si Rafael, mamayang gabi, doon tayo matutulog kina Roguel na kamag-anak mo. May anak siyang dalaga na ang ngalay Sara. Siya'y bugtong na anak at iminumungkahi kong siya'y ipakasal sa iyo. Ikaw ang may karapatang mapangasawa niya sapagkat ikaw ang pinakamalapit na kamag-anak. Ikaw rin ang may karapatang magmana ng lahat ng kayamanan ng kaniyang ama. Matapos mag-usap, lumakad na sina Tobias at Rafael. Pagpasok nila sa Ekbatana, sinabi ni Tobias, kaibigan, samahan mo na ako sa kamag-anak kong si Raguel. Nagtuloy nga ang dalawa at narat na nila si Raguel sa may pintuan ng bakuran niya. Una silang bumati at nagbigay galang. Tinugon naman sila agad ni Raguel at ang wika.
Maligayang pagdating, mga kapatid, tumuloy kayo. Dinala agad ni Raguel ang dalawa sa bahay. Matapos ang kanilang pagkikilala at pagkakamustahan, nagpapatay si Raguel ng barakong tupa mula sa kanyang kawan at naghanda ng isang salo-salo. Bago kumain, samantalang sina Tobias at Rafael ay naliligo, sinabi ni Tobias sa kanyang kasama, kapatid na Azarias, hingin mo na kay Raguel ang kamay ni Sara para sa akin. Ang usapang ito'y narinig ni Raguel, kaya't sinabi niya kay Tobias, kumain ka at uminom, magsaya ka ngayong gabi sapagkat ikaw na ang mapapangasawa ni Sara. Wala akong karapatang ibigay siya sa iba, sapagkat ikaw ang pinakamalapit kong kamag-anak. Subalit, may ipagtatapat ako sa iyo. Si Sara ay naipakasal ko na sa 7 lalaki na kamag-anak din. Ngunit, bawat isa'y namatay nang sila'y magsisiping. Ang paniwala ko'y hindi mangyayari sa iyo ang gayon. Iingatan ka ng Panginoon, kaya kumain ka, uminom at pumanatag. Sumagot si Tobias, hindi po ako kakain at iinom hanggat hindi ko nakakamtan si Sara. Mangyayari ang nais mo, tugon ni Raguel. Ayon sa kautosan ni Moises, si Sara ay asawa mo na. Iyan ang kapasyahan sa langit, kaya kunin mo na siya at mula ngayon, ikaw ay kaniya at siya naman ay sa iyo magpakailanman. Naway pagpalain kayo ng Panginoon ngayong gabi. Kahabagan nawa kayo at bigyan ng kapayapaan. Pagkatapos, tinawag ni Raguel si Sara at ibinigay kay Tobias. Sinabi niya, Tobias, ayon sa kautosan ni Moises, si Sara ay asawa mo na. Tanggapin mo siya, ingatan at iharap mo sa iyong ama. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos sa kalangitan ng lubos na kasiyahan. Tinawag ni Raguel ang asawa niya at humingi ng isang palumbon na pagsusulatan ng kasunduan ng kasal. Ang kasulatay magpapatunay na ibinigay niya si Sara kay Tobias bilang asawa ayon sa kautosan ni Moises. Nagdala nga ng patalumbon ang matanda matapos ihanda ang lahat, lumagda ang bawat kinauukulan. Natapos ang kasal at sila'y nagkainan. Nang mapag-isa na ang mag-asawa, bumangon si Tobias at sinabi sa asawa, bumangon ka, mahal ko, at manalangin tayo. Dumalangin tayo sa Panginoon na tayo'y kahabagan at ingatan. Bumangon niya si Sara at nanalangin si Tobias. Kapuri-puri ka at dapat pasalamatan, Diyos na sinasamba ng aming mga magulang. Kapuri-puri nga ang iyong pangalan, dakila at banal magpakailanman. Ikaw ay pinupuri ng sangkatauhan, ipinagbubunyi ng tanang kinapal. Si Adan ay tao na iyong nilikha, asawa niyang Eva, ikaw ang gumawa. At ibinigay mong katuwang sa paggawa ang sangkatauhang sa kanila'y nagmula. Di dapat mag-isa ang tao iyong wika, gawin natin katuwang na kanyang kamukha. Ang pag-aasawang pinasok ko ngayoy di udyok ng nasa, Diyos na Panginoon, tunay na matapat ang aking nilalayon. Itong aming buhay naway magkaroon ng awa mo't lakas sa habang panahon, nang hanggang pagtanda kami magkatulong. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kaniyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan
ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ng asaway parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pagunlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalubig ang kamatayan, naglingning ang pagkabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, isa sa mga eskriba ay lumapit kay Jesus at nagtanong, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." "Tama po, Guro," ang wika ng eskriba. "Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, ng buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng Kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at ng iba pang mga hain." Nakita ni Jesus na matalino ang Kanyang sagot. Kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa atin pong lahat. Magandang umaga po, Father. Bata pa lamang po tayo, itinuturo na sa atin yung dalawang mahalagang utos. Meron tayong mga katekista na tinuturo sa atin yan. Bago tayong mag-First Communion, inaturo sa atin na mayroong dalawang pinakamahalagang utos at iyon ay ang ibigin ang Diyos at ang ibigin ang kapwa gaya ng ating pag-ibig sa ating sarili. Kaya kahit bata ay kaya hong sagutin. At kahit lahat ng narito sa atin, alam natin na maliwanag sa atin ang dalawang mahalagang utos na ito. Pero mayroon tayong nalilimutan. Sapagkat sa unahang bahagi ng ating Ebanghelyo, ito muna ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Kung napansin po ninyo, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon mong Diyos. Bago pa asabihin, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong lakas,
ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili, mayroong nauunang salita, Hear, O Israel, pakinggan mo, O Israel. Kaya, yun yung isa sa pinakamahalaga muna, na ikaw ay nagpapahayag ng iyong pag-ibig sa Diyos at ng iyong pag-ibig sa iyong kapwa, pero mayroong salitang nauuna, yung ikaw muna ay makinig. Kaya ho, sa buhay ho natin, ito minsan ho yung nalilimutan natin, yung kahalagahan ho ng pakikinig. Diba, pag ikaw ay nagmamahal, naglalaan ka ng panahon, at yung isang tao na iyong minamahal, ay lagi mo siyang pinakikinggan, lagi kayong nag-uusap, no? Yung mga mag-asawa, ano ho, yan, pagka mayroon ho nung una, di ba, nung kayo ay nagdidigawan, lagi kayong nag-uusap, lagi kayong nagkukwentuhan, at nade-develop yung relasyon ng isang tao kapag siya ay palaging nakikipag-usap dun sa tao na yun. Nagkakaroon kayo ng malalim na pagkakaibigan dahil kayo'y palaging nag-uusap. Kaya ho man din, biro ay, yun daw hong mga tismus at saka tismusa ay marami hong kaibigan. Alam niyo ho kung bakit? Sapagkat sila yung mga nagalaan ng panahon para sila'y magkwentuhan. Yun lang nga ni, nagkakwentuhan nila'y buhay ng iba. Kaya ang isang taong nagmamahal, yung unang-unang hinihingi, ay dapat munang makinig. Hear, O Israel. Tingnan po ninyo yung ating unang pagbasa. Si Tobias ay sinabihan ni San Rafael, Arkanghel, yung binabanggit din ni, na kailangan niyang pakasalan si Sarah. Ang anghel ang nagsabi noon kay Tobias. Ibig sabihin, kapag ikaw ay pinagsasabihan ng anghel, ikaw ay nakikinig sa Diyos. Ito ang problema naman. Yung lahat ng napangasawa ni Sarah ay namamatay kapag makakasiping na. Dahil inapatay ng demonyo yung lahat ng naiibig kay Sarah. Siguro si Sarah ay maganda, kaya siya ay gustong-gusto ng demonyo. Kaya pagka magsisiping na, ay inapatay na ho ng demonyo. Pero ano ang sabi nitong si Tobias? Kinakailangan niyang sundin ang sinabi sa kanya ng anghel ng Diyos na walang iba kundi si Rafael. At ito yung maganda. Kahit na sinabi nung ama o ni Raquel kay Tobias yung mga nangyayari, sinunod pa din ni Tobias yung sinabi sa kanya ng anghel na huwag siyang matakot na pakasalan si Sarah kahit na yung lahat ng mga nakakasiping ni Sarah ay pinapatay ng demonyo. At noong magsisiping na sila, ano ang ginawa ni Tobias? Sarah, bumangon ka at kita ay magdadasal. Nandun agad yung pag-ibig nila sa Diyos sapagkat pag naglaan ka ng panahon sa pagdarasal, ibig sabihin, handa kang makinig sa Diyos. At kailan natin nakakausap ang Diyos? Kapag tayo ay nagdarasal. Kaya po sa mga may asawa po sa inyo, paano ninyo apatunayan sa inyong sarili na kayo'y nagmamahal sa Diyos? Kung kayo'y sabay at parehas na nagdarasal. Kakatuwa po yung mga may asawang nandito at yung mga may kasintahan na nandito. Kapag daw ho ang lalaki ay ginaganyak niya ang kanyang asawa na magdasal, sila daw po yung lalong pinagpapala ng Diyos. Sabi ho ni Cardinal Vidal, nung siya po'y nabubuhay pa, naalaala ko dun sa kanyang humiliya, na kapag daw ho ang lalaki ay lumuhod at nagdasal,
Ang katumbas daw po niya ay isang daang babae. Kapag daw ang lalaki o ang ama ay lumuhod at nagdasal, ang katumbas daw po ng panalangin ng ama ay isang daang babae. Kaya ito ho yung unang hamon, ipinakikita nitong ating unang pagbasa yung kahalagahan ng pakikinig. Sinabi ni Tobias sa kanyang magiging asawa o sa kanyang asawang si Sara, tayo muna ay magdasal. Atin munang luwalhatiin ang Diyos at atin muna siyang pakinggan. Kaya yung pangalawa, paano mo masasabi sa iyong kapwa na ikaw ay nagmamahal kung ikaw din ay naglalaan ng panahon para pakinggan ang iyong kapwa? Pansinin niyo ho yung nag-aaway. Ano ho? Nagsisigawan sila. Kahit sila ay magkalapit, pag nag-aaway sila, nagsisigawan. Halimbawa, mag-asawa, nasa isang silid, pag nag-aaway, nagsisigawan. Bakit ho nagsisigawan yung nag-aaway? Dahil sila ay ayaw makinig sa isa't isa. Kaya nagsisigawan kasi ayaw makinig ng bawat isa. Ganoon na nag-aaway. Mura din eh, mura doon. Pero yung isa, kapag siya ay tumahimik at hindi niya pinatulan yung pagmumura ng isa, at natuto siyang makinig sa inasigaw ng isa, pumapasok yung pag-ibig. Nandun agad yung pag-ibig dahil naglalaan kang pakinggan yung panig ng kabila. Ikaw ay tumatahimik at pinakikinggan mo ang panig niya. Yun pala ay pagpapahayag ng pag-ibig. Kaya humo din sa mag-asawa, lalong tumatagal yung kanilang pagsasama kapag nandun palagi yung pagkikinig at pag-uusap. Sa mga magkapit-bahay, nagiging malalim yung relasyon ng pagkakaibigan at pagiging magkakapit-bahay kapag nandun yung pakikinig. At sa iyong kaibigan, napapanatili mo yung iyong pakikipagkaibigan kahit na malayo siya kapag tinatawagan, kapag kinakausap. Kaya ho, pasintabi sa mga nagatrabaho sa ibang bansa, kaya karamihan daw po ay napapariwara ang buhay ng mag-asawa, lalo't higit kapag ka nasa ibang bansa yung kanyang asawa, pag hindi na ho tinatawagan, pag hindi na ho nag-uusap. Ba, yung asawa ko parang isang buwan ang hindi tumatawag sa akin ah. Parang dalawang buwan na, tatlong buwan na hindi kami nag-uusap. Nako, kabahan ka na sapagkat baka yan ay mayroong ibang inausap. Pero kapag ka nasa ibang bansa, kahit malayo, pag laging nag-uusap, pag laging nagkukwentuhan, napapanatili yung relasyon ng kanilang pagmamahalan. Pero pag hindi na nag-usap, matakot ka na. Kaya ito ho yung unang hinihingi sa atin. Ibigin mo ang Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili, pero may unang salita, pakinggan mo, Israel. Kaya, kapag ikaw ay naglalaan ng panahon na makinig, ikaw ay nagpapahayag ng iyong pagmamahal. Kapag ikaw ay naglalaan ng panahon para magdasal at pakinggan ng tinig ng Diyos, ikaw ay nagpapahayag ng iyong pagmamahal sa Diyos. Kapag ikaw ay nakalaang makinig sa iyong kapwa, ikaw ay nagpapahayag ng iyong pagmamahal. Kaya ito ho yung isa sa pinakamahalagang atin hong nalilimutan, yung unang salita na sinabi ni Jesus, pakinggan mo, Israel. Tama na. Umawit tayo ng awit sa pag-aalay.
Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Pagsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong katapatan kami nagtitiwala. Ngayong ang mga alay ay aming inihahanda at inihahain dito sa banal mong dambahana. Sa kagandahang loob mong sa amin dumadalisay, kami naway makaganap ng may malinis na kalooban sa paglilingkod namin sa banal na pagdirihiwang sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel ang nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kapong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay'y nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kundi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Pong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanong, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kainis-dinisang esposo, kaisa ng mga apostol, ni Santo Padre Pio at ang lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig na ito ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubay ng kagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang Ama namin ng buong lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakani sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang
pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala, at pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na kanyang inanyayahang dumulog sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. At na
kasulatan ng turo. Isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Panginoon, narito ako. Tayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagharian mo sa iyong espiritu kaming pinakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo, upang di lamang sa pagsasalita kundi rin naman sa pagsasagawa, ikaw ay aming maipagdangal at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalahangihitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghe banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang paalaala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay sinisimula ng gawin ang extension area sa gilid ng main church. Atin din pong isinasagawa na ang minor repairs at pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito.
Itinayo din ito bilang isang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and Requirement of the CBCP as National Shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaaalalahanan sa ating panawagang Clay Go or Clean As You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa Osteria. Ipinaaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo ay may malalaking pre-parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ika-apat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Simula po ngayong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro ipagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa Main Church ngayong mga buwan ng Hunyo at Hulyo ay mga nakareserve na schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Kaugnay nito ay pinaaalam sa lahat na walang misa mamayang ikadalawa ng hapon at sa Sabado, ikasampu ng Hunyo, ay magiging ikasampu at kalahati ng umaga ang ating healing mass at liturgy. Salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasampu ngayong umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang rosaryo, imahin at dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa't biyaya. Lubin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ang ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayo taglayang pag-ibig at kapayapaan. Salamat sa Diyos. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya.